Sa tunog pa lang nila, parang nakakatakot. Kung sa iba, sila ay perwisyo. Akalain mong sangkatutak din pala ang benepisyo nito sa tao. Paraiso ng mga bubuyog ang bahaging ito ng Batangas. Malawak ang bee farm kung saan sila inaalagaan. At fresh from the farm, kinukuha naman ang mga pulot sa pamamagitan ng honey extractor. Ito po yung pamamaraan ng pag-aani ng pulot. Una pong gagawin, tatanggalin po yung cuppings. Kinakailangan po maingat yung pagtatanggal dahil pagka po binigla natin yan, masisira po itong frame. So ilalagay po yan ni Ferdi sa ating extractor. Pag puno na po ito, tumitimbang po ito ng 2 hanggang 3 kilo. Sa umpisa, dahan-dahan, tapos unti-unti bumibilis. Bumababa po yung honey by centrifugal force sa ilalim. Salamat sa Queen Bee na kayang mangitlog ng 1,500 hanggang 2,000 na itlog kada araw. Ang hive, ito yung bahay ng bees. And itong hive na to, merong frame. Dito nangingitlog yung queen bee. Ito din yung pinaglalagyan ng pollen. At saka most especially, yung nectar na nagiging honey. Matapos ang 21 days mula ng mangitlog ang rey ng bubuyog o queen bee, makakalipad na sila at may kakayahan ng mag-produce ng pulot o honey. Saka naman ito iha-harvest ng mga beekeepers. Ito na ngayon ang inihahain sa mga putahe dito sa Beehive Farm and Kitchen. More on honey po talaga lahat yung ginagamit namin sa food namin. Kung mas healthy po siya isama sa pagkain, siya po yung substitute namin sa sugar. Mula sa appetizer hanggang sa main course, pati na rin dessert, may honey. Best seller dito ang honey back ribs. Yung ano ng honey, parang binabalance yung lasa niya. Maganda yung pagkatimpla. And then yung sausage sarap. May sweet siya at the same time may pagka-spicy din. Overall, masarap po siya. Pero hindi lang sa pagkain ginagamit ang honey. Hinahalo din ito sa mga natural na pampa-beauty. Kaya kahit nasa bahay ka lang, pwede raw karirin ang mga pampaganda na DIY o do it yourself. Paghalu-haluin ang oatmeal, gatas at honey. Makakagawa ka na ng honey scrub, pangkiskis sa pisngi at makakatanggal daw ng dead skin. Pwede ring remedyo sa mga oily skin. Para naman sa mga may chismis sa balat gaya ng alipunga. Kuskusin at ibabad ang honey na may halong asukal. Tanggal ang pangangati, pati na rin di kaaya-ayang amoy nito. Tanggal! Pero aakalain mo bang pwede na rin palang gamot ang venom o lason ng bubuyog sa pamamagitan nito ng apitherapy or bee venom therapy? Tinutusok ang puwit ng bubuyog sa balat para maiwan ang apitoxin na naglalaman ng venom. But wait, there's more. Ang venom o lason ng bubuyog, nakakaputi? Akalain mo yun? Nai-inhibit niya yung production ng melanin. Kaya yung effect, whitening. Ito ay nakakahupa ng mga sugat, mga acne, tagihawat, yung tinatawag nating merong anti-inflammatory property.